Ang iba sa atin ay may mga bagay o gawain na nakasanayan na. Kagaya ng pagkakape, pagkagising sa umaga, pag-ehersisyo tuwing malungkot at stress o kaya ay pag-add to cart sa mga online shopping stores. Ang mga kagaya nito na nakasanayan ng gawin ng ilan ay mahirap nang alisin sa sistema ng isang tao. Ngunit paano kung ang bagay na iyong nakasanayan ay hindi mo gusto dahil ito ay nagdudulot sa iyo ng pagkabalisa o pagkatakot? Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa iyong napakagandang programa. Bago ko simulan ang aking kwento ay gusto ko munang magpasalamat sa iyo dahil ang programa mo lalo na sa YouTube ang mga naging sandalan ko sa napakaraming gabi. O mas tamang sabihin na madaling araw na hindi ako makatulog dahil sa isang bagay na hindi ko maipaliwanag dati. Itago mo ko sa pangalang Mervin, 27 years old sa ngayon at nagwo-work bilang isang virtual assistant. Ang trabahong ito ang pinagkukunan ko ngayon ng aking income at pagtulong sa aking pamilya. Natuklasan ko ang pagiging VA noong kasagsagan ng pandemic. Dati kasi akong nagtatrabaho sa isang BPO company at na-assign na mag-work from home pero dahil po sa madalas na mawala ng koneksyon ng aking internet noon sa aming bahay ay hindi ko nagustuhan ng ganong setup. Hanggang sa tuluyan ako nag-resign dahil pakiramdam ko ay doon na rin yon papunta. Pero pinagsisihan ko rin kagad ang desisyon kong yon kasi nahirapan na ako maghanap ng panibagong trabaho. Dahil na rin siguro sa pandemya. Mabuti na lamang at yung isa kong kaibigan na lalaki na nakatira sa Maynila ay nakausap ko. At naging topic namin ang hirap na dulot ng pandemic. Parehas pala kaming nag-resign sa aming regular job. Pero mas nauna siya sa akin ng ilang buwan. Nang tanungin ko siya kung bakit siya nag-resign ay doon na niya sinabi sa akin na nag-freelance virtual assistant na lamang siya. Hindi naman daw ganun kahirap ang trabaho basta may magandang internet connection. Ang nahirapan daw talaga siya noong una ay ang paghanap ng mga client na magtitiwala sa baguhan na kagaya niya. Unti-unti ay nagkaroon na siya ng mga kliyente at ng time na nagkausap kami ay hindi na niya problema ang paghahanap ng magbibigay sa kanya ng trabaho. Sinabi ko sa kanya na baka pwedeng tulungan niya akong maging VA at pumayag naman ang kaibigan kong yon, Papa Dudut. Pero dapat daw ay stable and fast ang internet connection ko. Pinanghinaan kagad ako ng loob kasi yun nga ang dahilan kung bakit ako nag-resign sa aking dating trabaho. Kasi mabagal ang internet connection sa bahay ng parents ko at palagi pang nawawalan. Nag-suggest ang kaibigan ko na yon na kung gusto ko talagang maging VA ay maghanap ako ng isang lugar na may magandang internet connection. Kahit daw mangupahan muna ako kasi mababawi ko rin naman ang ibabayad ko sa renta kapag naging okay na ako sa trabaho na yon. Sakto na nasa city ang kapatid ko na lalaki na mas bata sa akin. Nagtatrabaho din kasi siya sa isang BPO company at naka-work from home din siya nakagaya ko dati. Hindi na ako nagdalawang isip na kausapin ang kapatid ko na yon na si Michael sa cellphone. Bro, baka pwedeng dyan muna ako sa apartment mo. Hindi ba palagi mong ipinagmamalaki na mabilis ang internet mo dyan? Ang turan ko kay Michael. Walang problema sa akin kuya, ang totoo niyan ay ako lang dito mag-isa. Umalis na yung dalaw kong kasama kasi umuwi na sa province nila. Tamang-tama kasi hindi rin ako sanay na walang kasama dito. Tugon naman ang kapatid ko. Nang pumayag ang kapatid ko na doon ako tumira sa apartment niya ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Inasikaso ko na mga kailangan ng time na yon para makapag-travel. Nagpa-swab test din ako para makapasok ako sa lugar na aking pupuntahan, Papa Dudut. Hindi naman ako nahirapan sa pagpunta sa aking kapatid dahil kompleto ako sa requirements para makapag-travel at nakalusot ako sa lahat ng mga checkpoints. Hindi ganong kalaki ang apartment ng kapatid ko. Meron siyang maliit na living room, kusina at dining area na pinag-isa na. Banyo at isang kwarto na may isang double deck bed at isang single bed.
Ang sabi ng kapatid ko ay sa single bed siya habang bahala na ako kung saan ako pupuesto sa double deck bed. Wala rin problema sa kanya kahit na huwag muna ako mag-share sa mga gastos. Saka na raw ako magbigay kapag kumikita na ako. Huwag ko raw i-pressure ang aking sarili. Habang inaayos ko ang mga damit ko sa cabinet ay naramdaman ko na nasa likuran ko si Michael. Kaya panayang salita ko tungkol sa idinulot ng pandemic sa akin. Ang sabi ko pa nga ay napilitan akong umuwi sa amin at naparesign ako nang wala sa oras dahil sa bagal ng internet sa lugar namin. Ikinuwento ko rin ang tungkol sa kaibigan ko na nagsabi na mag-VA na lamang ako kasi malaki-laki rin ang kita sa ganon. Lalo na kapag marami na akong kliyente. Napahinto na lamang ako sa pagsasalita nang marinig ko ang pagtawag ni Michael mula sa labas ng kwarto. Kuya, matatapos ka na ba dyan? Magmeryenda muna tayo. Dumating na yung inorder kong takoyaki at milk tea. Sigaw ni Michael. Nagtaka ako nang paglingon ko ay ako lang palang mag-isa sa kwarto, Papa Dudut. Nagtaka ako kasi ang buong akala ko ay nasa likuran ko si Michael at naririnig ko pa ang mga paghinga niya. Kaya dere-derecho ako sa pagsasalita. Pero mukha lang pala akong tanga roon na nagsasalita ng walang kausap. Bro, kanina ka pang wala sa kwarto? Ang nagtataka kong tanong kay Michael pagpunta ko sa dining table. Kanina pa ako nandito sa kusina simula nang pumasok ka roon. At hindi pa ako pumapasok sa kwarto. Bakit kuya? Tugon naman ni Michael. Wala, pagod lang siguro ako sa biyahe. Saka gutom na rin siguro. Sagot ko. Tamang tama pala itong inorder ko kuya. Buti at dinamihan ko. Alam mo naman na hindi ako marunong magluto. Ang natatawang sabi ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala dahil nandito na ako at hindi na puro deliver ang pagkain mo. Alam mo naman ako ang master chef sa pamilya natin. Ang pabiro kong sabi. Ayaw ko na magtatagal ako ng walang trabaho habang nasa apartment ako ni Michael. Alam ko na mahihirapan ang kapatid ko sa mga gastusin kung siya lamang ang mag-isang kumikita tapos dalawa kaming nakatira sa apartment niya. Kaya naman agad ako nagpatulong at nagpaturo sa kaibigan ko para makapagsimula na akong bilang isang virtual assistant. Ang sabi ng kaibigan ko ay mag-video call kami pagkatapos ng mga gagawin niya. Basta hintayin ko raw ang tawag niya, Papa Dudut. Mas madali daw kasi na ituro at ipaliwanag kung magka-video call kami. Inabot na ako ng hating gabi sa paghihintay ng tawag ng kaibigan ko, Papa Dudut. Si Michael naman ay nasa sala at nagtatrabaho. Naroon kasi ang working space niya, Papa Dudut. Ayaw niya sa kwarto dahil kung minsan ay natutokso siya na humiga at matulog. Habang kausap ko ang kaibigan ko ay nakaharap ako sa aking laptop. May ibinigay siya sa akin na isang website kung saan ay pwede akong makakuha ng mga clients at mga projects. Sa gitna ng pagpapaliwanag ng kaibigan ko ay napansin ko na parang nakasimangot siya at parang naiirita na hindi ko maintindihan. Okay ka lang ba? Para namang masama ang loob mo na turuan ako eh. Kanina ka pang nakasimangot dyan, ang pabiro kong sabi sa kaibigan ko. Paano hindi ako sisimangot? Ang ingay ng background mo. Ang bilis nga ng connection pero ang ingay naman. Naiirita ako na habang nagsasalita ako dito ay parang may sumasabay sa akin, tugon ng kaibigan ko. Nagtaka ako sa mga sinabi ng kaibigan ko na yon. Nakasarado kasi ang pinto kaya imposible na ang kapatid ko ang naririnig niya. Pati ang bintana ay sarado din. Ang tanging naisip ko na naririnig na kaibigan ko ay baka ang ugong ng aircon pero duda pa rin ako na yon. Yun kasi sobrang hina ng ugong, Papa Dudut. Tinanong ko sa kaibigan ko kung yung ugong ng aircon ang naririnig niya sa background ko. Pero ang sabi niya ay hindi raw. Parang may tao daw na nagsasalita sa background ko na hindi niya maintindihan ang nangyayari. Parang lalaki na may malalim na boses daw ang naririnig niya. Hindi na rin kinaya ng kaibigan ko ang naririnig niya. Kaya ang sabi ko ay wala akong naririnig na ganon. Kaya ang sabi niya sa akin ay isend na lamang niya sa email ko ang mga dapat kong malaman sa pagiging VA.
Kung may tanong daw ako ay mag-chat na lamang ako sa kanya kasi hindi siya makapagsalita ng maayos dahil sa mga naririnig niya sa background ko. Kahit ayoko pa sana natapusin na ang video call na yon dahil sa marami pa akong tanong ay pumayag na lamang ako. Alam ko kasi na hindi nagbibiro ang kaibigan ko kasi kita ko sa mukha niya ang sobrang pagkainis. Pagkatapos ng video call ay nag-email sa akin ang kaibigan ko. May mga website pa siyang ibinigay na pwede akong maghanap ng kliyente. Pag-aralan ko na lang daw ang mga yon. Dahil sa hindi pa ako inaantok ay chineko ko muna ang website na ibinigay ng kaibigan ko, Papa Dudut. Gumawa na rin ako ng account at pagsabit ng 2 AM ay doon na ako nakaramdam ng antok. Lumabas muna ako sa kwarto at nagpaalam ako sa kapatid ko na matutulog na ako. Nagtatrabaho pa rin kasi siya ng mga oras na yon. Sa ibaba ng double deck ako pumuesto ng higa para sa akin ay mas komportable ako doon kesa sa itaas na kailangan ko pang umakyat. Saka minsan ay malikot ako matulog at baka mahulog pa ako mula sa itaas, Papa Dudut. Mabilis naman ako nakatulog at hindi ako nakaramdam ng pamamahay sa apartment ng kapatid ko. Kahit pa yon ang first night ko doon. Pero kung inaakala ko na magiging maganda ang tulog ko dahil sa mabilis akong nakatulog ay nagkamali ako. Bigla na lamang kasi ako nagising na mabigat ang pakiramdam na parang ang lungkot ko kahit na wala akong dahilan para malungkot. Tapos pagtingin ko sa digital clock na nakapatong sa table na nasa gilid ay saktong 3 AM, Papa Dudut. Pumikit ako para muling bumalik sa pagtulog pero nahirapan na akong makatulog. Nagpaiba-iba na rin ako ng posisyon sa pagkakahiga pero hirap na talaga akong antukin. Kaya lumabas muna ako ng kwarto at nang makita ako ng kapatid ko ay nagtaka siya. O kuya, gising ka pa pala. Ang akala ko ba itutulog ka na? Ang tura ni Michael sa akin. Nakatulog na ako kanina pero nagising ako bigla eh. Hindi na ako makabalik sa pagtulog. Ang sabi ko kay Michael. Namamahay ka lang siguro kuya. Ganyan din kasi ako nung unang gabi ko dito. Hindi ako makatulog ng maayos. Aniya. Siguro nga, hindi ko rin alam eh. Nakatulog naman agad ako kanina pero nang magising ako ay hirap na akong antukin. Kailangan ko pa namang matulog dahil pag-aralan ko yung website na ibinigay ng kaibigan ko. May gatas ka ba rito? Baka antukin ako kapag uminom ako ng gatas. Wika ko. Meron kuya pero powdered milk lang ha. Ang nakatawang tugon ni Michael. Okay na yun kesa wala, sagot ko naman. Pumunta ako sa kusina na naroon pa rin ang bigat ng pakiramdam ko. Inisip ko na lamang, Papa Dudut, na baka nag-aalala ako sa mga magulang ko na nasa probinsya. Namimiss ko sila, kaya yon ang naisip kong dahilan kung bakit ako may lungkot na nararamdaman nang magising ako ng 3 AM. Matapos kong uminom ng gatas ay bumalik na ako sa kwarto at humiga na. Ilang minuto ako nakatitig sa kawalan at pinigilan kong mag-cellphone dahil alam ko na kapag ginawa ko yon ay mas lalo akong mahihirapan na makatulog. Alas 4 na ng umaga nang muli akong inantok, Papa Dudut. Naisip kong effective ang pag-inom ko ng gatas dahil sa nakaramdam na ulit ako ng antok makalipas ang mahigit na kalahating oras. Tanghali na ako ng magising at tulog naman si Michael. Hindi ko na siya inistorbo dahil alam kong puyat siya mula sa pagtatrabaho niya. Dahil sa tanghali na ay nagkalkal ako ng pwede kong lutuin para pagising ng kapatid ko ay meron siyang kakainin. Pero puro frozen goods ang laman ng ref niya kaya napaisip ako na magpunta sa palengke. Nagtingin na lamang ako sa maps ng phone ko kaya nalaman ko kung paano magpunta sa palengke sa lugar na yon. Bumili ako ng mga gulay, karne at isda para naman makakain ng lutong bahay si Michael. Hindi pa naman ako gutom kaya hinintay ko nang magising si Michael para sabay na kaming kumain ng late lunch. Tuwang-tuwa ang kapatid ko kasi nakakain lang daw siya ng lutong bahay kapag nauwi siya sa probinsya namin. Namiss din daw niya ang pagluluto ko kaya mas okay daw talaga na ako ang kasama niya sa apartment niya. Yung mga dati niyang kasing kasama ay kagaya din niya na walang alam sa pagluluto. Puro prito lang at instant noodles ang alam. Kumusta na pala yung pinag-aaralan mong work, kuya? Tanong ni Michael sa akin habang kumakain kami. Pag-aaralan ko pa rin yung iba pero mukhang madali lang naman.
Tapos mamaya ay i-refer ako ng friend ko sa isang client niya para magkaroon ako ng ideya sa gagawin kong trabaho. Kailangan kasi na kumita na kagad ako at alam ko na ikaw ang mahihirapan, bro. Ang tugon ko sa aking kapatid. Huwag mong i-pressure ang sarili mo, kuya. Basta kung kailan mo kaya na mag-share sa akin sa mga gastusin dito, ay saka ka lang mag-share ha, ang tura ng aking kapatid. Natutuwa ako dahil naiintindihan ng kapatid ko ang aking sitwasyon. Nagsisisi din ako kasi kakaunti lang ang perang naitabi ko ng time na yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi naisip na magkakaroon ng pandemic at isa ako sa mga maapektuhan ng sobra. Ngunit sa kabila ng lahat ay nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Kasi binigyan niya ako ng kapatid na kagaya ni Michael na talagang naging malaking tulong sa akin noong nagsisimula pa lang akong maging virtual assistant. Pinalipas ko ang maghapon sa trabaho na ibinigay sa akin ng isa sa mga client ng kaibigan ko. Kapag ba hindi ako maintindihan o nakalimutan kung paano gawin ay nagchat-chat ako kaagad sa kaibigan ko para magtanong. Makalipas nga ang 1 week ay nagamay ko na ang pagiging VA, Papa Dudut. May mga nahanap na rin akong client, Papa Dudut, sa pamamagitan ng mga website na ibinibigay ng kaibigan ko. Nakakatuwa lang na unti-unti na ulit nagkakaroon ng laman ang aking account sa bangko at nagsimula na rin ako makapagbigay ng share kay Michael sa mga gastusin sa kanyang apartment. Kahit papaano ay nagpapadala na rin ulit ako sa parents namin na nasa probinsya. Hindi ako nagsisisi na sa apartment ako ni Michael tumira dahil talagang okay ang internet connection niya doon. Komportable din akong kasama ang kapatid ko kasi sa limang magkakapatid ay kami ang magka-close na dalawa. Hindi kasi nalalayo ang edad ko sa kanya. Maganda rin ang lugar na kinakatayuan ang apartment ni Michael kasi malapit sa palengke, mall, hospital at kung ano-ano pa. Isang bagay lang talaga ang hindi ko gusto sa apartment ni Michael, Papa Dudut. Simula nang doon na ako tumira ay napapansin ko na palagi akong nagigising tuwing alas 3 ng madaling araw. Hindi naman palaging sakto na alas 3 basta palagi akong nagigising nang hindi lumalagpas ng alas 3 ng madaling araw. At kapag ganun ay palaging mabigat ang pakaramdam ko at may lungkot akong nararamdama na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling. Walang palya yon, Papa Dudut. Sa loob ng isang linggo ay ganon ang na-experience ko sa apartment ni Michael. Nung unang tatlong araw ay iniisip ko na baka namamahay lang talaga ako. Pero nang dumating na sa pang-apat na gabi at inabot na ng 1 week ay medyo nakaramdam na ako ng kakaiba. Para kasing hindi na normal yung nagigising ako palagi ng ganong oras. Imposible naman na ganon ang aking body clock dahil noong nasa probinsya ako ay hindi ako nagigising ng alas 3 ng madaling araw. Hindi sanay ang katawan ko sa ganong oras ng gising. Nangyari lang talaga yon sa akin nang tumira na ako sa apartment ng kapatid ko, Papa Dudut. Kahit si Michael ay napansin na tuwing umaga ay parang nanghihina agad ako. Imbis na may energy ako kasi kagigising ko lamang ay kabaliktaran ang nangyayari sa akin. Kuya, pansin kong parang pagod na pagod ka palagi tuwing gigising ka. Hindi ka pa rin ba nakakatulog ng maayos? Pag-usisa ni Michael. Nakakatulog naman ako kaagad pero hindi ko alam kung bakit palagi ako nagigising ng alas 3 ng madaling araw. Eh sa atin naman ay hindi ako nagigising ng ganong oras. Dito lang talaga sa apartment mo, ang sabi ko. Nakapagtataka naman kung hanggang ngayon ay namamahay ka pa rin. Baka naman hindi ka komportable sa double deck bed, kuya. Gusto mo ba na doon na muna sa single bed tapos ako muna ang dyan sa higaan mo? Suggestion ni Michael. Sige, baka nga dahil sa higaan ko kaya palagi ako nagigising ng ganong oras. Saka iinom na ako palagi ng gatas bago matulog. Turan ko. Medyo nahiya pa ako kay Michael kasi siya pa talaga nag-adjust para sa akin. Pero ani ay walang problema yon sa kanya kung yun naman ang solusyon sa pagising ko tuwing madaling araw. Pero wisyo kasi talaga yon sa pagtulog ko kasi hirap na akong bumalik sa pagtulog at halos isang oras akong nakatingin sa kawalan bago ulit ako antukin. Habang nasa harapan na si Michael ng kanyang computer sa sala ng gabing yon, ay nagpaalam na ako sa kanya na matutulog. Ipinaalala pa niya sa akin na uminom ako ng gatas kaya nagtimpla muna ako sa kusina at uminom noon bago ako nagpunta sa kwarto at humiga.
Kagaya ng amin na pag-usapan ay sa kama niya ako muna natulog para malaman namin kung dahil nga ba sa higaan kaya ako palaging nagigising ng alas 3 ng madaling araw. Mabilis akong nakatulog kagaya ng nakalipas na gabi, Papa Dudut. Pero habang tulog ako ay may naramdaman akong mabigat na kung ano na nakadagan sa aking dibdib. Nagising ako pero agad kong pinikit ang aking mata at dumapa ako dahil ang akala ko ay mawawala ang bigat sa dibdib ko kapag ganon ang posisyon sa pagtulog. Pero hindi pa rin ako nakatulog, Papa Dudut. Habang pinipilit kong makatulog ay parang may bumubulong sa akin na sinasabihan ako na huwag akong matulog. Napabangon tuloy ako at binuksan ko pa ang ilaw kasi ang akala ko ay naroon si Michael at siya ang bumulong sa akin. Pero wala akong kasama sa kwarto. Ako lang mag-isa. At ang mas nakapagtataka pa ay 3:15 ng madaling araw. Nagising na naman ako ng alas 3 ng madaling araw. Habang naghihintay ako na antukin ay nakinig muna ako sa isa sa mga story ninyo, Papa Dudut. Nakasanayan ko na yon na gawin kapag nagpapaantok ako. Tatlong gabi pa ang pinalipas ko at sa kama muna ako ni Michael natulog. Ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago kasi nagigising pa rin ako ng alas 3 ng madaling araw. Hindi ko na tuloy alam ang gagawin ko. Hindi effective ang pag-inom ko ng gatas at paglipat ko ng higaan. Sa sobrang desperado ko nang mahanap ng solusyon, ang aking problema ay sasahig na ako natulog isang gabi. Inilipat ko na lamang sasahig ang kutsyon sa hinihigaan ko sa double deck bed pero nagising pa rin ako ng alas 3 ng madaling araw, Papa Dudut. Natanong tuloy ako ni Michael kung bakit sasahig na ako natulog gayong may kama naman kami sa kwarto. Sinubukan ko lang kung magigising pa rin ako ng madaling araw kapag sasahig na ako. Ganun pa rin eh. Nagising pa rin ako. Nagtataka na tuloy ako. Baka may problema na ako sa health ko. Ang nababahala kong turan kay Michael. Sa tingin ko naman ay wala kang problema, kuya. Saka mahirap pa magpunta ngayon sa ospital. Ang daming nagpa-positive sa COVID. Hayaan mo't maghahanap ako ng pwede mong inumin para maging maayos ang tulog mo. Ang alam ko may tea na dapat inumin para sa magandang tulog, ang sabi pa ni Michael. Tinanong ko si Michael na kapag pang umaga ba siya at tulog siya sa gabi ay kung nagigising din ba siya sa madaling araw. Ang sabi niya ay hindi. Kahit yung dalawa niyang kasama dati ay hindi rin. Mas lalo tuloy lumala ang pag-iisip ko kung bakit sa akin lang yon nangyayari. Nagpaalam na si Michael sa akin na matutulog na siya. Habang ako naman ay maghapon na nagtrabaho. Gamay ko na ang pagiging virtual assistant ng time na yon at araw-araw akong may task na dapat na gawin. Kahit pagod at iba-iba ang aking ginagawa ay walang problema yon sa akin, Papa Dudut. Mas gusto ko na ang ganon kesa sa nakatunganga lamang ako at walang kinikitang pera. Napakahalaga pa naman ng may pera ng kasagsagan ng pandemic dahil talagang mahirap kapag wala. Hapon pa lang ay natapos ko na ang lahat ng task ko para sa araw na yon. Nakipag-video call ako sa kaibigan ko at tinanong ko siya kung meron pa siyang task na pwedeng ipasa sa akin kasi naubusan na ako ng gagawin. Meron naman akong dalawa dito na task. Pero akala ko ba ang sabi mo sa akin noong isang araw ay importante sa iyo ang pahinga? Bakit naghahanap ko pa ng gagawin? Bakit hindi ka na lang magpahinga ng maaga, Mervin? Ang tanong ng kaibigan ko sa akin. Alam ko eh, sinabi ko yun pero gusto kong pagurin ang sarili ko. Hanggang sa wala na akong ibang isipin kundi ang matulog, sagot ko. Ay bakit? Broken-hearted ka ba ngayon? Hindi ko naman nababalitaan na may love life ka, ha? Ang tura ng kaibigan ko. Baliw ka, porket gustong makakatulog ka agad ay broken-hearted na? Hindi ba pwedeng wala lang maayos na tulog kasi palagi ako nagigising ng madaling araw? Ang natatawa kong sagot. Kung hindi love life ang problema mo ay ano? Huwag mong sabihin na pera kasi alam ko kung magkano na ang kinikita mo ngayon, sambit ng kaibigan ko. Napagkwentuhan namin ang kaibigan ko ang nangyari sa akin tuwing alas 3 ng madaling araw. Sinabi ko na lagpas 1 month na akong walang palya na nagigising ng alas 3 ng madaling araw. Sinabi ko rin na lahat na yata ng alam kong paraan para makatulog ay ginawa ko na. Hanggang sa may sinabi ang kaibigan ko na isang brand ng sleeping pills na safe at pwede kong i-take.
Yun daw kasi ang tinitake niya kapag alam niya na hindi siya makakatulog. Talagang dire-diretso raw ang tulog niya at umaga na siyang nagigising. Hindi raw siya nagigising, Papa Dudut, ng madaling araw basta umiinom siya ng sinabi niyang sleeping pills. Nainganyo akong bumili sa isang online shopping app ng sleeping pills na sinasabi ng kaibigan ko. Umorder kagad ako ng 2 box para may pang-stock ako. Medyo pricey pero hindi ko na inisip ang presyo kung kapalit naman nun ay maayos na tulog at hindi na ako magigising tuwing madaling araw. Habang hinihintay ko ang pagdating ng binili kong sleeping pills ay may nirekomendang tea si Michael sa akin. Yun daw ang dapat na iniinom para magkaroon ng maayos na tulog. Kaya na magpunta kami sa grocery store ay hinanap namin ang sinasabi niyang tea. Nakakita kami at bumili ako ng 1 box. Bago matulog ay uminom ako ng tea na yon at naramdaman ko na narelax ako at inantok ng mabilis. Akala ko, Papa Dudut, ay magiging okay na ang tulog ko nang dahil sa tea na yon. Pero nagkamali ako. Sa mga unang oras ng tulog ko ay okay pero pagsapit ng 3:00 ng madaling araw ay nagising na naman ako. Halos maiyak na ako ng time na yon kasi hindi ko na alam ang gagawin ko para maputol ang nangyayari na yon sa akin, Papa Dudut. Alam ko sa aking sarili na may mali na at hindi tamang nangyayari pero hindi ko matukoy kung ano ba yon, Papa Dudut. Nang dumating na ang sleeping pills na nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ay nasabi ko na yon na ang last option ko. Kapag hindi ko pa rin nagustuhan ang effect noon ay talagang iisipin ko ng may hindi magandang nangyayari sa akin. Nakalagay doon na 1 tablet per night lamang ang kailangan na i-take pero dinalawang tablet ko na sa unang gabi ng paggamit ko ng sleeping pills na yon, Papa Dudut. Nakintuwa ko nang hindi ako magising ng madaling araw nang ginamit ko ang sleeping pills, Papa Dudut. Kaya naman ang sumunod na gabi ay nag-take ulit ako ng 2 tablet at kagaya ng nakaraang gabi ay naging tuloy-tuloy ang tulog ko at umaga na akong nagigising. Sa sobrang tuwa ko ay pinadalhan ko ng 2 pizza ang kaibigan ko na yon. Tumawag pa talaga siya sa akin nang matanggap niya ang pinadeliver kong pizza sa bahay niya. Talagang may pa-pizza ka pa ha? Thank you! Tamang-tama kasi hindi ko pa alam kung ano kakainin ko mamayang dinner. Pagpapasalamat ng kaibigan ko. Pa-thank you ko yan sa'yo kasi tinulungan mo akong maging virtual assistant. Saka syempre sa pag-recommend mo sa akin ng sleeping pills. Alam mo ba? 2 gabi ko na siyang tinitake at 2 gabi na rin na hindi ako nagigising ng 3:00 ng madaling araw. Ang masaya kong balita sa friend ko. Good to hear that. Effective kasi talaga sa akin yung sleeping pills na yan. Pero Mervin ha, napasearch kasi ako nung 1 araw tungkol sa palaging pagising mo ng 3 a.m. May nabasa kasi ako na basta hindi maganda. Baka matakot at maparanoid ka lang. Kilala pa naman kita. Matatakutin ka. Aniya, sabay tawa ng mahina. Pinag-iisip mo pa ako eh, sabihin mo na nga kasi. Sure ka ba? Okay, ganito kasi yon. May isang forum akong nakita sa online kagaya mo, sila na nagigising din ng 3 a.m. At ang sabi ng iba na naroon sa forum, kapag daw nagigising ang 1 tao ng 3 a.m. ay may nakatingin sa kanya na multo o kaya ay demonyo. Kung tama ang pagkakatanda ko ay nagiging aware ang spirit mo na may nakatingin sa iyo habang tulog ka, kaya nagigising. Sinasabi rin nila na ang 3 a.m. ay devil's hour at witching hour. Mahabang paliwanag ng kaibigan ko. Totoo ang sinabi ng kaibigan ko, Papa Dudut, matatakotin talaga ako. Kaya matapos ang aming pag-uusap ay nag-search ako online kung ano ang ibig sabihin kapag ang 1 tao ay nagigising palagi ng 3 a.m. Gaya ng sinabi ng kaibigan ko ay nabasa ko sa forum na sinasabi niya at ang mga salitang witching hour at devil hours. Pero may mga nagsasabi din na baka stress lamang o nakakaranas ng labis na kalungkutan. Naisip ko na maaring stress ako pero ang pinagtataka ko ay kung bakit naman sa dami ng oras ay 3:00 na madaling araw pa ako palaging nagigising. Nagpalit na ng shift si Michael at naging pang-umaga na siya. Kaya sa gabi ay sabay na kaming nahihiga at natutulog. Patuloy pa rin ako sa pag-take ng sleeping pills at simula nang sabihin ng kaibigan ko na may nakatingin sa akin na multo o demonyo tuwing 3:00 ng umaga
Kaya kung nagigising ay hindi na yon naalis pa sa isipan ko. Kuya, hindi ba may bad side effects yung sleeping pills na iniinom mo? Bago ka matulog? Mas maganda kung nagpa-check up ka muna sa doktor para alam mo kung anong klase ng sleeping pills ang pwede sa'yo. Ang sabi sa akin ni Michael habang nakahiga na kami ng gabing yon. Patay na ang ilaw pero kahit papaano ay may naaaninag pa rin ako. May lampshade kasi sa tabi ng kama ni Michael kasi hindi siya nakakatulog kapag sobrang dilim. Ice lang naman yon kasi sa akin. Kasi kahit madilim o maliwanag ay kaya kong matulog basta antok ako, Papa Dudut. So far ay 2 weeks na akong umiinom ng sleeping pills ay wala naman akong naramdaman na kakaiba sa katawan ko. Bukod sa hindi na ako nagigising ng alas 3 ng madaling araw, tugon ko. May mga nababasa kasi ako sa social media na hindi basta-basta ang pag-inom ng mga ganyang pills. Pero mabuti at wala naman palang hindi magandang side effects sa'yo, kuya, ang sabi pa ni Michael. O nga pala, Michael, meron akong itatanong sa'yo. Huwag mo kong pagtatawanan ha, saka yung totoo ang isasagot mo sa'kin, ang sabi ko. Kinakabahan naman ako sa itatanong mo, kuya. Ano ba yon? Ang sabi pa ni Michael. Meron bang multo rito sa apartment mo, lalo na dito sa kwarto? Seryosong tanong ko sa aking kapatid. Seryoso ka ba sa tanong mong yan, kuya? Alam mo, kuya, kung merong multo dito, ay baka matagal na akong umalis. Alam mo naman na matatakotin ako sa ganyan. Kaya kung may nararamdaman kang multo rito, ay aalis talaga ako ng walang pagdadalawang isip, tugon pa ni Michael. Sinabi ko kay Michael ang sinabi sa akin ng kaibigan ko at medyo natakot talaga siya. Na-imagine niya kasi yung sinasabi ko na baka habang natutulog ako ay merong nakatingin na kaluluwa o kaya ay demonyo sa akin. Pero ginit niya na wala talaga siyang nararamdaman na kung ano sa apartment niya. Ilang weeks na raw siyang mag-isa sa apartment simula nang umalis ang dalawa niyang kasama at kahit minsan ay hindi siya nagising ng 3 a.m. o nakaramdam ng kakaiba. Kaya nagtataka rin si Michael kung bakit ako nakaka-experience ng ganon imbis na siya na matagal nang nakatera doon. Ang gusto pa nga ni Michael ay tumabi ako sa kanya sa single bed kasi natakot talaga siya sa mga napag-usapan namin. Kaya sumiksik ako sa harapan ng kapatid ko kahit na pang isahang tao lamang yon. Nakonsensya tuloy ako kasi tinakot ko pa si Michael. Sana pala ay hindi ko na yon sinabi sa kanya. Lumipas pa ang ilang araw ay nawala na rin ang takot ni Michael at ako naman ay naging maayos na ang tulog tuwing gabi nang dahil sa sleeping pills. Talagang napakalaking tulong na yon sa akin, Papa Dudut. Yun nga lang ay hindi ko na malaya na paubos na pala ang nabili kong sleeping pills. Kaya agad akong tumingin sa pinagbilhan kong store sa isang online shopping app pero nalungkot ako kasi out of stock na. May ilan na nagbebenta pero dahil sa walang review ay natakot akong mag-order sa ibang store kasi baka fake ang ibinebenta nila. May trust issue na kasi ako sa mga ganyan, Papa Dudut. Tinawagan ko kagad ang kaibigan ko at nagtanong ako sa kanya kung meron siyang sleeping pills. Kahit bilihin ko na sa kanya pero wala na rin daw. Same store lang pala kami nang binibilhan sa online at ubos na rin daw ang sa kanya. Ang sabi niya sa akin ay walang problema sa kanya kahit na hindi na siya mag-take noon dahil 1 week na siyang hindi umiinom ng sleeping pills bago matulog at okay na ang tulog niya. Ako ang hindi okay, Papa Dudut. Natatakot ako na baka kapag wala akong ininom ng sleeping pills bago matulog ay magising na naman ako ng 3 a.m. Ayoko nang ma-experience yon lalo na't matagal-tagal nang naging maayos ang aking pagtulog. After ng 4 na gabi ay tuluyan nang naubos ang sleeping pills ko. Nag-message na ako sa pinagbilhan kong online store pero ang sabi sa akin ng seller ay hindi pa nila alam kung kailan ulit sila magkakaroon ng stock. Nag-try din akong bumili sa iba pero nagsisi lamang ako kasi fake ang dumating sa akin. Pinag-compare ko kasi yung box ng legit sa nabili ko at sobrang magkaiba sila. Dahil alam kong fake ang nabili ko ay hindi na ako nag-take ng risk na inumin yon at baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Sumakto pa talaga na umalis si Michael sa bahay dahil need niyang mag-report sa office nila. Kapag hindi daw siya nakauwi ng gabing yon, ibig sabihin ay wala na siyang nasakyan kaya kapag gano'n ang nangyari ay bukas daw ng umaga siya uuwi.
Siyempre work-related ang reason ng kapatid ko kaya aalis siya. Kaya hindi ko na siya pinigilan. Pagsapit ng gabi ay kinabahan ako, Papa Dudut. Wala na akong sleeping pills kaya inasahan ko nang magigising ako pagsapit ng alas 3 ng madaling araw. Bago ako matulog ay uminom ako ng gatas at ng tea na binili ko dati. Pinagkombo ko na talaga yung dalawa kasi wala na akong sleeping pills na may inom para sa gabing yon, Papa Dudut. Mabilis akong nakatulog. At bago ako matulog ay nagdasal pa ako na sana ay maging maayos ang tulog ko. Pero kagaya ng mga gabi na wala akong tinake na sleeping pills, ay nagising ako at hindi na ako nagulat ng pagtingin ko sa digital clock. Ay 3:30 AM ang nakalagay doon. Maiinis na sana ako nang makita ko si Michael na nakahiga na sa kama niya. Nakatagilid siya at nakatalikod sa akin. Kahit papano ay nagpasalamat ako kasi may kasama naman pala ako sa apartment. Sa sobrang himbing siguro ng tulog ko ay hindi ko na namalayan na nakauwi na pala ang kapatid ko. At dahil sa alam ko na may kasama na ako ay kampante na akong pumikit ulit at pinilit makatulog. Siguro ay kalahating oras din ang lumipas bago ako tuluyang nakatulog ulit, Papa Dudut. Pagising ko ng umaga ay nakita ko na ako na lang ang mag-isa sa kwarto. Walang pasok noon si Michael, kaya nagtaka ko kung bakit gumising siya kaagad. Usually late na siyang nagigising kapag wala siyang trabaho. Wabawi kasi talaga siya ng tulog kapag may chance. Paglabas ko ng kwarto ay hindi ko nakita si Michael, Papa Dudut. Ang iniisip ko ay baka lumabas at merong binili. Nagtimpla na ako ng kape at naubos ko na yon at lahat ay hindi pa rin bumabalik si Michael. Doon ako nag-decide na tawagan si Michael at talagang kinilabutan ako ng sobra nang sabihin niya na pauwi pa lamang siya dahil wala na siyang nasakyan noong isang gabi. At sa bahay ng katrabaho niya raw siya natulog. Sasabihin ko sana kay Michael na nakita ko siya noong madaling araw nang magising ako. Pero hindi ko natunuloy pa at alam ko na magbibigay lamang yun ng takot sa kapatid ko. Iba pa naman siyang matakot. Talagang ilang araw na hindi siya makakalimot sa pinanggagalingan ng takot niya. Tiniis ko mga gabing wala akong sleeping pills na tinitake at nagsimula na ulit akong magising ng alas 3 ng madaling araw. Isa sa mga hindi ko makakalimutang nangyari sa apartment ni Michael ay noong maluwag na ang lockdown. Nagpunta ang kaibigan ko sa apartment ni Michael at dahil matagal kaming hindi nagkita ay nag-inuman kaming dalawa. Hindi umiinom si Michael kaya hindi siya sumalit sa amin. Isa pa ay may trabaho ang kapatid ko ng gabing yon. Ang original na plano ay sa apartment matutulog ang kaibigan ko pero pagsapit ng alauna ng madaling araw ay bigla siyang nagsabi na uuwi na lamang siya kasi may kailangan siyang gawin ng maaga kinabukasan. Inayaan ko ang kaibigan ko na umalis at nang makalis na siya ay pumasok na ako sa kwarto at natulog na. Hindi ko alam kung dahil ba sa kalasingan ay hindi ako nagising ng alas 3 ng madaling araw kahit na wala akong iniinom na sleeping pills. Pagsapit ng umaga ay naabot ng kong gising pa rin si Michael. Tinanong niya ako kung umuwi na yung kaibigan ko. Ang sabi ko ay oo at biniro pa ako ni Michael na ang sweet pala namin ang kaibigan ko sa isa't isa. Nang tanungin ko kung bakit, ay sinabi niya na imbis na matulog sa itaas ng double deck bed, yung kaibigan ko ay sa tabi ko pa talaga sumiksik ng higa. Natakot ako at kinilabutan sa sinabi ni Michael. Sinabi ko sa kanya na hindi natulog doon ang kaibigan ko kaya imposible na ito ang nakita niya na katabi ko. Agad kong pinayuhan si Michael na mas makakabuti siguro kung lumipat na lamang kami ng apartment at sumang-ayon naman siya dahil na rin siguro sa takot. Makalipas ang 2 weeks ay nakahanap kami ng bagong apartment ng kapatid ko na around the area lang. At laking pasasalamat ko sa Diyos na simula nang lumipat kami ng kapatid ko ay hindi ko na ulit na-experience pa yung nagigising ng alas 3 ng madaling araw. Ang totoo hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang dahilan kung bakit nangyari yon sa akin sa apartment ni Michael. Hindi ko alam kung bakit sa akin yon nangyari gayong mas nauna si Michael sa akin na manirahan sa apartment na yon, Papa Dudut. Wala rin akong intensyon na alamin pa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay tapos na ako sa kabanatang yon ng buhay ko at sana naman ay hindi na ulit yon maulit pa. Sincerely yours, Mervin.
Sadyang mahiwaga ang ating mundong ginagalawan. Maraming bagay na hanggang ngayon ay hindi pa rin maipaliwanag. Kagaya na lamang ng kwento natin ngayon, hindi na nabigyan ng kasagutan kung bakit nga ba nagigising si Mervin tuwing alas 3 ng madaling araw. Ngunit ang mga ganitong bagay kung minsan ay huwag na po nating hanapan ng kasagutan. Sapagkat baka ito pa ang magdala sa atin sa daan patungo sa kapahamakan. Sa mga pagkakataon na tayo ay natatakot, isa pa rin sa mabisang paraan ay ang mataimtim na pagdarasal at matibay na pananampalataya sa ating Diyos. Malaki ang nagagawa ng pagdarasal sa mga sitwasyon na hindi natin alam ang ating gagawin. Ito ay nakakapagpakalma upang makapag-isip tayo ng maayos at sa ganitong paraan ay mas maramdaman natin ang proteksyon ng nasa itaas. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Stories.